usapang T10 bulbs. T10 na bulb. Doon sa mga hindi nakapanood ng videos doon sa previous, yung ignition coil problems, pakidagdag doon yung distributor cap and yung distributor rotor. Nagkakaproblema tayo doon pagka medyo madumi na yung mga tip noon. So kailangan lagi malinis yun. And isa pa is yung vibration ng engine. Pag masyadong malakas yung vibration, doon nagkakaproblema din ang ignition coil. So okay, dito naman tayo sa T10 bulbs. Para saan ba yung mga T10 bulbs? Normally, para yan sa mga ito, panel. So papalitan ko yan, papakita ko sa inyo kung paano tanggalin itong mga plastic na to. So tanggalin muna natin. Ayan. Sa pagtatanggal naman yan, bago mo matanggal ito, ang kailangan mo lang naman, ito lang, screwdriver. Tatanggalin mo lang ito, itong side, itong ilalim, tsaka itong ibabaw. Yung mga screws nya nandyan lang. Ito, ito, ito. Tapos sa ilalim, ito. Tapos ito sa kabila, ito, ito sa may susian, at saka itong dalawa. Take note nyo to, ha, dalawa rin pala to. Tapos yung susian dapat pag binalik nyo nasa labas din to. Tapos sa taas, ilan yan? 1, 2, 3, and 4. So tanggalin ko muna para makita nyo. Kailangan pa pala natin tanggalin to. Hindi matatanggal kasi sumasama yung air vent. Tanggalin natin. Pag natanggal yun, ah, yung takip dito, matatanggal yun ito.
Ito yun. Ayun, tatanggal. Sumama kasi ito. Tapos yung dito, tinanggal ko na lang. Ito na lang. Tapos, may apat na screw pa yan. Ito. Ito. Ito pala, tatanggalin din natin. Ito pa, may screw pa siya dito. Tanggalin mo natin. Dapat may mga screw pa yan dito eh. Ah, dito. Parang wala na siya. Itong RPM gauge na to, may tatlong wire yan eh. Ito. Yung isa sa ground, yung black. Yung isa sa ignition switch, yung red. Tapos yung yellow, dun sa negative part ng ignition coil. Negative terminal ignition coil. Tapos meron yung nakatali lang siya. Meron yung button. Pang select kung ilang cylinder ang kailangan. So ito na lang nilagay ko kaysa dun sa malalaking yung nandito. Ayokong butasin tong dashboard, sayang. Ayan, matatanggal natin to. To. Kulit na ito, no? Hindi ko pa naaalis to. Tanggalin na natin to. May pigtails dito. Dito. To tsaka yun. Wait lang. Yan, natanggal natin to. Pero hindi mo pa mahuhugot yan. Hindi pa mahuhugot. Kailangan mo natanggalin to. To. Speed gauge yung sensor ng speedometer. Kailangan matanggal yan. Ingatan nyo lang dahil meron yung washer dyan eh. Malaglag. Yung maliit na washer to. Oh, nawala na yung washer ko pala, no? Itong spacer ang bang malaglag. Hindi, natanggalin nyo lang muna. Hindi mo na dito. Tandaan nyo, dito ah. Wala ba? May malaglag pa. Siguro lalaglag dyan. Tulok natin. Tapasahan. Tinula ko kasi kaya lumabas na siya. Ngayon, hindi nyo pa rin matatanggal yan. Meron pa yang dudukutin nyo sa likod. Ayan. Ito wala na.
Buti nga muna natin tong car stereo. Yeah. Ito na. Yung mga dinukot natin dyan. Ito. Pigtails ito. Yung sa speed cable. Ito, tsaka ito. So, hindi natin talaga kayang tanggalin. Hindi mahuhugot. Naiksi lang masyado ito. So ngayon, ano ba ang pinakamagandang bulb? Ito, may dalawa akong bulb dito. Yan. Itong dalawang bulb na to, sinubukan ko lang to. Ito, nabili ko sa motor supply shop. Dyan sa labas lang yung mga shop dyan. 80 pesos isa. Ito, nabili ko online. 10 pieces siya. Yan. 10 piraso. Alin mas maganda sa dalawa? Ito, wala pang 1 week na pundi na. So, lahat ng pinaglalagay ko dyan, ang hirap pa lang magbaklas. Binaklas ko uli. Bumili ako na isa. Sinalpa ko uli. Napundi na naman. Eh di pinabayaan ko na, tinatamad na ako eh. Umorder ako ng iba. Ito. Sa online. Pag order ko nito, saktong-sakto naman, napunde lahat ito. Gabi noon bumabiyahe ako. Di wala akong makita sa panel gauge ko. So, huwag kayong bibili nito. Itong mga jelly type. 80 pesos isa. Ilan to? Tatlo. Sayang lang 80 pesos nyo. Tapos, ilan ba yan? Isa-isay natin. Yan, isa, dalawa, tatlo, tatlo lang. Ito, isa, dalawa, tatlo. Yan, tatlo lang siya. Wala siya sa taas. Remind ko lang sa inyo, may polarity kasi ito. Negative tsaka positive. So, pag hindi siya umilaw, baliktarin nyo lang. Yan, parang ganyan. Hindi ko na siya tatanggalin kasi working na siya. So, ito, tumagal to. Parang nabili ko to. Nalimutan ko na, kailangan ko nabili. So, sobrang tagal na, umiilaw pa rin siya hanggang ngayon. So, mas okay to. Mas okay to. Kesa dito. Huwag kayong bibili nito. Basura to. Ito na lang. T10. Balik natin. Testing natin kung iilaw pa ulit. Kung may nasira tayo. Wait lang ah. Babalik ko muna. Testing natin kung may nasira. Matusi. Ilaw. 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 Milaw lahat. Hindi lang kita, maliwanag. Mamayang gabi natin testingin. Balik muna natin yung kable sa likod. Baka mawala yung ano, sa speed cable. Thank you.
maganda kung magbabaklas kayo nito, sabayan nyo na lang pagbabaklas nito car stereo, kasi napakahirap niya talagang baklasin. Madami kang tatanggaling tornilyo. So gagawin natin, hindi ako magpapalit ng car stereo, may dadagdag tayong subwoofer galing dun sa kotse ng kaibigan ko. Ngayon tatanggalin lang muna natin ito, itong mga panel. Pagtatanggalin muna natin yan. Yeah. Yung pag-wire ng car stereo na to, nag-DIY lang ako, kumuha lang ako ng diagram sa Google, tapos binasi ko na lang left, right, left na speaker, right speaker, tapos sa likod. Yan. May dating nakalagay dito, tinanggal ko lang. So ngayon, tatanggalin natin to kasi may kasama ng cable yung nandun sa kaibigan ko. Tanggalin muna natin yung mga panel. Wait lang. Ito yung original na tornilyo nito. Makita nyo, mayroon ako nilagay na amplifier. Tatanggalin natin yan kasi yung isang subwoofer, built-in amplifier na siya. Tatanggalin lang natin itong mga to. Ito, tatanggalin ko ito. Wait lang. Bakit madami yung kable? Ito mga ganito, blue, red. Yan, madami. Kasi may nilagay yung auto door lock. Next video, yan ang gagawin natin. Ito problema. Ayan, sinuot ko na yung kulay blue na wire. Itong ganito. Para ma-connect yung sa likod ng car stereo. So ito, itatak na lang natin dito. Para gumanda ganda. Zip tie na lang siguro. Ito lang kailangan ko mamaya. Negative tsaka positive. Tanggalin mo natin. Ito kasama to doon sa ignition switch eh. Sana dumikit na. Pagkapang yung wire sa likod. Tanggalin na rin natin ito.
kailangan na natanggalin to. Dami tatanggalin. Pagapangin ko muna. Yan. Ito. Gumapangin dito. Punta dito. Yan. Kasi ito. Sinuksukot ko dito. Tinanggal ko na yung upuan. Anong upuan? Andito na sa bubong. Ayan. Hindi pa lumusot. Lulusutin natin dyan. Itong speaker na to, ito na gawin natin 12 volts. Ito, awalisin natin mamaya, linisin na natin, nabuksan na rin lang. Wow, ito muna ilalim. Kailangan na siyang linisan. Tanggalin ko kaya ito. Kinadaga pala ilalim mo, no? Mamaya, tetesin mo natin. Yan ang speaker, mga boss. Sa booper pala. I-rewire muna natin to. Yan. Gamitin natin negative yung puti. Tapos yung 12 volts yung pula. Tapos ito. Speaker wire na lang, wala pa akong wire. 12 volts yung pula, white yung negative, tapos 2 RM tsaka memory to eh, tsaka 12 volts. Mabigat siya.
natin yung 12. Napal antena. Itsura niya pagka gabi, pagka madilim. Yeah.
Takwalo. Ang mabuting balita ay hiling sa inyo. 12.3 volts. Pangit yung camera. Pero malinaw yan. Hindi kita.